Samantala, nakadakdang alisin o idelist ng Commission on Elections o Comelec ang nasa 39 na mga party list groups para sa national at local elections sa susunod na taon. Ang dahilan ay sa poll body, bigo ang mga naturang grupo na makakuha ng nasa 2% ng boto sa ilalim ng party list system at lumahok sa nakalipas na dalawang halalan. May report si Madeline Villar Moratillo. May 39 na party list group ang ikinokonsiderang alisin ng Commission on Elections para sa 2022 national and local elections. Ayon sa Comelec, ang 30 party list group na kanilang pinag-aaralang alisin ay ang mga nabigong makakuha ng 2% votes at bigong makakuha ng pwesto sa Kongreso sa dalawang nakalipas na halalan. Kabilang sa 30 na ito ay ang Alay Buhay Community Development Foundation Incorporated, adhika ing tinataguyod ng kooperatiba, Alliance of Volunteer Educators, Abacada Guro, Barangay Natin, Abante Mindanao Incorporated, Append Incorporated, Ang NARS Incorporated, Ang Tao Muna at Bayan, Ako An Bisaya, Alliance of National Urban Poor Organizations Assembly Incorporated, Confederation of Non-Stock Savings and Loan Associations Incorporated, Academicians, Students and Educators Alliance Incorporated, AMEPA OFW Access Center Incorporated, Federation of International Cable TV and Telecommunications Associations of the Philippines, Global Workers and Family Federation Incorporated, Kaisahan ng mga maliliit na magsasaka, Movement for Economic Transformation and Righteous Opportunities, Partido Manggagawa, Sandigan ng mga Manggagawa sa Construction, Sinag Tungo sa Kaunlaran, Tanggol Maralita Incorporated, Tinderong Pinoy Party, Tribal Communities Association of the Philippines, Union of Nationalist Democratic Filipino Organization, Alliance of Philippine Fishing Federation Incorporated, Awareness of Keepers of the Environment Incorporated, Kapatirang Magmamais ng Pilipinas Incorporated, Partido ng Bayan ang Bida, at One Bagong Ahapo ng Pilipinas Party List. Habang ang siyam na party list groups naman na pinag-aaralan ding alisin sa listahan dahil sa kabiguang makalahok sa dalawang nakalipas na halalan ay ang Advanced Community Development in New Generation, 1A Action Moral and Values Recovery Reform of the Philippines Incorporated, Una ang Pamilya, Ang Galing Pinoy, Alagad Party List, Alliance for Nationalism and Democracy, Kapatiran ng Mga Nakakulong na Walang Sala Incorporated, Kalikasan Party List, at Usaan Ato na Higugma nga Iroy nga Tuna. Salig sa isinasaad ng Republic Act 7941 o ang Party List System Act, may karapatan ng Comelec na alisin o kanselahin ang registration ng anumang party list group, organisasyon o koalisyon na bigong makalahok sa dalawang nakalipas na halalan o bigong makakuha ng 2% ng boto sa ilalim ng party list system sa nakalipas na dalawang halalan. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times.